Tay, taga saan ka po? Taga Landayan po. Saan po sa Landayan? Anong puro kayo? Block 9 po. 9? Ano po pangalan nyo? Francisco Flores po. Ay, naiwan sa sabi mo naiwan sa Mindoro yun na opo, na-lockdown yung asawa opo mo doon. Sino kasama mo sa bahay? Wala po. Ang aking aso lang po ang kasama. Ay, siya. E di wala din kayong hanap buhay. Ano? Ay, wala din po. Hindi nga po. E pa, paano yung pagkain nyo, Tay? Hindi nga po. Palabasin ng pulis diyan sa tulay. Oo, hindi ka talaga palabasin doon. Opo. Ay, salamat po. Maraming salamat po. O, sige, sumakay ka na lang ng padyak pagbalik mo. Opo. Para kasi mabigat, medyo mabigat na yung bit-bit mo. Ano? Opo, salamat po. Meron dyan sa labas yan, meron yan dyan. Kahit pa paano. Okay lang. Opo. Kasi, ayan, kahit pa paano, ipapasakayin kita hanggang doon sa labas. Opo. Kasi para ano. Eh, pasensya na tayo kasi wala pa. Bigyan man kitang ano, lulutuin. Eh, hindi po. Gusto mo yung isda, magluto ka na lang. Lutuin mo po. Pwede rin po, magdidikit ako ng apoy. Anong galan mo pala? Ay, kwan po, uling. Uling? Opo. Bawal po ang magigatong ng kahoy, mausok. Oo. Pinagbabawal doon. Ano yung tinitiran mo, Tay? Ayun po, eh, matagal ko ng bahay yun. Binibili nga po sa akin, ayaw ko pagbili. At nakanda yun sa aking anak, pag ayaw nag-asawa. Eh, yung anak mo saan ngayon? Eh, napasok pa po. Ilan po anak nyo? Dalawa po, isang babae at isang lalaki. Para, wala pa po kung parehas asawa? Yung aking anak na lalaki, nasa Mindoro po kasama ng nanay. Ay, siya. Eh, yung babae po asaan? Eh, naandiyan po. Doon sa kapatid. Naandiyan po sa dulo, malapit po sa may simbahan. Okay. Eh, ano yung sakit nyo? Sabi nyo, nanginhingi kayo ng gamot pang bili ng gamot. Ito nga po ang tuhodo, at saka ito ang aking high blood. Ah, high blood kayo. Ako nahihilo nga po. Ay, siya. Eh, mamaya, nabual-bual kayo dyan na ano. Dandahan lang po. Wala naman po akong mautosan. Hindi pa kayo nag-aalmusal niyan. Dito. Kainin nyo yun, kasi yun ang inalmusal din namin. Abang ano, para... Doon lang po sa bahay. Para diretso na po aking tainga. Ano address nyo, Tay? Kalapan Oriental, Mindoro. Hindi, dito po. Ah, dito po. Opo. Fairway lang po, Block 9. Sa Phase 1? Opo. Ano pangalan nyo uli? Francisco po. Ano apelyido nyo? Flores po. Flores? Flores po. Okay. Kasi, Tay, sabi ko baka naman may makapanood nito. Opo. Tulungan kayo. Salamat. Kasi ibibigay mo ko to doon sa aming kasama. Kasi doon sa ano yan, may tinulungan din kami na ano, opo, eh baka sakaling makaano din kayo ka. Ito lang naman po, pag ako eh may gamot, malakas pa ako eh. Ilan taon na kayo? Nakapag-trabaho pa ako ng mga ganyan, mga finishing. Ilan taon na kayo? 64. Bata pa kayo? Kaya ko pa may mga bintana ng ganyan eh, kaya ko pang... Kasi bata pa kayo eh. Kaya lang po, masakit nga po ito. Bata pa kayo. Kumisa na nataas ang aking dugo. Kung 64 lang kayo, okay. Eh bata pa kayo. Sabi na rin aking asawa, magdasal ka na sa Panginoon, huwag kang laging iyak ng iyak. Eh, sabi ko parang hindi ako mag-iyak. Hindi ko na makaya ang sakitan po. Sabi ko, kung maibigay ko lang sa iyo, bibigay ko na sa iyo eh. Ilan taon na yung asawa niyo, Tay? Ay, bata po yung asawa ko. Mga kwalaan po yun. 42. Ah, bata pa pala yung asawa niyo. Ano? Ay, kayo lang kaya itong... Kaya lang po ang aking asawa, hindi masyadong nagtatrabaho. No? Sa bahay lang. Ilalaan kami lalaban niya. Araw-araw, lalaban kami. Sandali lang po, ha? Kasi tawagin natin yung ating ano. Nagpapaano po ng palay. Nagpapatanim po ng palay. Ngayon po, naalangan na po ng ano, ng COVID na ito. Wala pong biyaya ang barko, wala pong biyaya ang mga kung ano-ano ngayon sa sakyan. Pati nga padyak po, halos hindi pa
Dadaan ka sa tulay. Kailan lang mag-isa dyan sa bahay nyo? Opo, ako nagsasahe, ako naglalaba. Eh baka itong ano pa po, pag nakatapos po itong kung ito, baka dumating po ang aking isawa. Eh, saan po kayo kumuha ng pagkain nyo? Ibigay-bigay po lang mga kapatid. Yan, binigyan po ako nila. Yan po sila po, turin po sa kanila kapatid, nagbigay sa akin ng pagkain. Masama naman po, mag-iabak. Talagang sinasabi po ang totoo. Isan po kayo galing? Ito, uwi na po ako. Galing dito. Dito lang po ako nung pupunta. Oh, sino po pinuntahan niyo dito? Ayan, dyan lang po ako mga sa gwardiya. Ako lang yung isa dyan sa gwardiya. Sabi ko, nangyihingi ako lang kung tulong. Opo. Para mayroon ako pagkain, pandilang gamot. Pauwiin ako, hindi naman ako magtatagal na ako at ako yung nahihirapan. Eh, baka ako ay abuti ng atakihin ako ng sakit ang aking heart lab. Kaya gusto ko sa bahay, kahit anong mukhaan, ako na, nakasandal ako sa dingding. Ganyan, tapos sandal ang dingding ako. Wala po ba kayong anak dito? Ay, wala. Sabi ko nga sa akin, huwag kayo magtatagal diyan. Baka pagdating niyo ako, wala na. Sabi ko bilis-bilisan ninyo kung may sasakyan. Eh, kahit aeroplano nga, wala eh. Opo. Wala. Wala po. Eh, kaya tinitiis ko yung aking nararamdaman, tinitiis ko na lang. Para maabot yung aking mga pamilya. Saan po kayo sa phase 1 banda tayo? Di. Yung unang kanto, pangalawang kanto. Yung dito? Opo. Ilan taon na po kayo? 64. 64? So, ayan. Yung bigas niyo po galing kay ato, galing kay Ate Pi, kay Baby Angels po. Opo. Bigay po nila lahat. Dalawa naman po sila yung bigay sa akin yan. Opo. Sige tayo, bibigyan kita ng konting pera. Okay. Salamat po. Pasensya ka na dyan ha. Maraming salamat po. Pagpapalit po ko ang biligang gamot. Opo. Para makabili ka makakabili po ng gamot. Makakabili po ako ng isang pakiting gamot ito. Ano pong gamot mo, Tay? Yung sa Rayuma, yung maliliit. Anong? Doon ako nabili sa... Diclofenac? Yun. Doon ako nabili sa Mercury Drug, doon sa ano, labasan. Opo. Sa highway. Dito wala akong mabibili. Wala. At saka yung aking ano, sa... High blood. Nataas pagka minsan ang aking dugo. Eh, huwag ka lalabas tayo na mainit. Kasi, hindi po. Hindi po. Makikiusap na lang ako sa kapitbahay. May bili na ako ng gamot. Mayroon naman pong dip. Bili. Kaya ako pahala na sa bitok nino. Saan ako makakapunta. Buti nga't ako nakapunta dito kay ate. Mahawain si ate. Binigyan ako ng saging. Binigyan ako ng bigas. Tapos, Binigyan po ng 500, kambina ng gamot. Matagal-tagal ko na yun yung anak mo, makikita mo. Unahin ko muna ang gamot, may bigas na ako dyan. Oo. Kaya mo tayo, dadalawin ka namin dun sa inyo. Dadalawin ka namin doon na. Ako naman, kung ang gusto ko, matukoy nyo talaga ang aking bahay. Opo. Para kung ano talaga naman, magkakuntuhan, malahan tayo. Ang aking bahay, ano ito rin yun, maliit din lang na kaya lang yari sa akwan, kaya lang tamba, may tubig sa amin yan hanggang dito. Ah, may tubig po sa inyo ngayon? Oo, pinakababang lugar yan. Hindi nga makadaan ng padyak. Tay, mama, sada ka ba? Hindi. Pwede yung mami at pahatid nito? Yan lang sa phase 1? Yan lang sa phase 1 lang. Phase 1? Ha? Sige, dali lang pa. Maya. Sa inyong anak na baka pumasok ngayon. Ang mensahe ko po sa aking anak, kung kayo na nakikinig o kayo nanonood, nangihingi ako sa inyo ng tulong at mga anak, ayusin ninyo ang ating tubigan at baka mabayanan.
Lalo na ngayon, lumalakas ang ulan, baka mamaya bahain, wala na tayong pagkukuhanan ng pagkain. Ayun, maraming maraming salamat. Sige po, tayo. Ingat ka po. Sige po, sakay na po kayo ng padyak. Sige po. Kaya niyo ba tayo? Opo. Kaya niyo pang maglakad? Opo. Ako po, Diyos ko. Akin na tayo ito, akin na. Thank you. Sige po, ituturo ko na lang po. This one? Oo. Ano na po ng bahay niyo para kung sakali pumapunta namin kayo? Eh, teka muna, anak. Yung ano, Block 9, Lot 6. Lot 6 po. Oh, basta yung may puno ng kawaya na maliit, yun ang bahay ko. Walang ibang may puno ng kawaya niyo kundi ako. Oh, sige tay, sige po. Ingat po kayo tay. Sige tay, ingat ka po. Sabi ko, Lord, inyo naman po akong kabayan ko sa nakong tao, makakapunta, makapanghiya ako po ng tulong. Maraming salamat po. Pag ito yung nalaman ng aking isang anak, iyak yun. Sana, sinambili ko ng gamot. Kakainin nyo. At saka ano ang aking kakainin? Opo. Huwag kayong maglalabas tayo kasi mainit. Opo. Ha? Opo. Sige po anak, salamat. Salamat po. Sige tayo, salamat. Salamat po. Ayan, si tatay po, taga dito lang din sa may subdivision, pero nasa phase 1 po siya. Pumasok po dito sa subdivision, nakaiusap dun sa gwardiya kung pwede siyang makapanghingi ng tulong. Naglalakad lang po eh, masakit yung tuhod. Nakita naman po ni Pugong Bihero Angel si Ate Pe, kaya nabigyan po ng bigas. Tapos may saging, may gulay. Tapos binigyan ko po muna ng kunting pera at babalikan po natin siya dun sa bahay nila. Pupuntahan po natin para matulungan natin. Kasi mag-isa lang daw po na lockdown yung pamilya niya dun sa Calapan, sa Mindoro. Kaya sana po ay matulungan ko din si tatay. Sige po, maraming pong salamat ha. Linggo po ngayon tinawag lang ako ni Ate Pe, hindi po kong Bihero Angels, kaya nakita ko po rin si tatay. Sige po, salamat po sa inyo, hanggang